Dahil sa makina, nagiging madali para sa ating mga magsasaka ang paghahanda ng lupa para ito ay matamnan. Mukhang madali lang gamitin ang traktor. Tara, samahan niyo ako para pag-aralan ang makinaryang ito. Ang traktor ay makinang ginagamit sa pagsasaka. Kinakabitan ito ng implements na ginagamit sa pag-aararo, pagsuyod at pagpatag ng lupa. Ang four-wheel traktor ay may iba't ibang uri. Ito ang two-wheel drive traktor, front-wheel assist or unequal four-wheel drive traktor, at ang equal four-wheel traktor. Ang traktor ay may iba't ibang bahagi at kailangan maging pamilyar ang operator sa mga to. Stop button o key button, brakes o preno, throttle, clutch, gear levers or cambio, light switch at warning lights, power take-up lever, front wheel engagement lever o button, draft control lever, position or height control lever, external hydraulic control valve, at differential lock. Bago naman gamitin ang traktor, kailangan i-check ang bawat bahagi nito at dapat isalang-alang ang kondisyon ng mga sumusunod. Level ng gasolina, coolant level ng radiator, langis, baterya, air pressure ng mga gulong, stabilizer chains, rollover protective structure, at mga ilaw. Na-check na natin ang traktor. Ngayon, ang operator at assistant naman ito. Dapat tiyakin na parehong maalam sa hand signs ng pagpapatakbo ng traktor ang operator at assistant. Nasa malusog na pangangatawan at hindi puyat o nakainom ng alak. Dapat akma rin ang kasuotan o damit. Walang mga laylayan o taling maaaring sumaya sa tumatakbong bahagi ng traktor. At may proteksyon sa pandinig o tenga at paghinga o bibig. Ngayon, dumako na tayo sa paggamit ng traktor. Bago ito i-operate, siguraduhin na napag-aralan ng mabuti ang manual. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng traktor. Una, sumakay sa traktor at isuot ang seatbelt. Tiyakin na may rollover protective structure ang ginagamit na traktor. Ilagay ang susi sa ignition. Tapakan ng clutch gamit ang kaliwang paa, dinan ito hanggang umabot sa lapag. Habang nakatapak ang paa sa clutch, pihitin ang susi. Panatilihing nakapihit hanggang 8 segundo at i-start ang makina. Galawin ang cambio kung umaandar ang makina. Ang cambio ay depende sa klase ng traktor na ginagamit. Tingnan ang manual para makasiguro. Habang nakatapak sa clutch, ilipat ang cambio sa first gear. Tapakan ang silinyador at dahan-dahang tanggalin ang pagkakatapak sa clutch para magsimula nang gumalaw ang traktor. Ilipat ang cambio base sa gustong gear level o tuloy ng takbo ng traktor. Depende sa implements na nakakabit ang kailangang tuloy ng traktor kung gagamitin ito sa bukid. Kung ililiko ang traktor habang may implement na nakakabit gaya ng trailer, ibaling ang manabela sa kabaligtarang direksyon ng pupuntahan ng trailer. Para pahintuin ang traktor, tapakan ang clutch at preno. Ilagay sa neutral ang cambio, bitawan ang clutch at tapakan ang preno gamit ang kanang paa, at iparada ito sa patag na lugar at patayin ang makina. Iba't ibang klase ng implements ang pwedeng ikabit sa traktor. At ang mga paraan sa paggamit nito ay maaaring makita sa manual ng traktor o implement na gagamitin. Narito ang halimbawa ng pagkabit at pagtanggal ng 3-point hitch na implement. I-adjust ang level ng right at left arm ng 3-point hitch sa pamamagitan ng paghigpit ng arm nito. Dahang-dahang paatrasin ang traktor patungo sa implement, pagtapatin ang hitch point at drawbar, at ilock ito gamit ang pin. Maingat na ikabit ang cross-joint at siguraduhin na magkapantay ang drive shaft ng traktor at implement. Kung tatanggalin na ang implement, tanggalin lang ang cross-joint, tanggalin ang hitch pin sa right at left arm at isunod ang upper link. Ibalik ang mga ginamit na pin sa hook nito. Narito naman ang mga dapat tandaan sa pagkapit at pagtanggal ng implement. Iposisyon ang drawbar base sa taas na nakalagay sa manual. Gumamit ng jack o jackstand bilang patungan ng implement para pumantay ito sa drawbar. Kabitan ng pin na may lock ang butas ng drawbar at implement. Hilahin o pindutin ang handbrake bago ibaba ang implement. Para naman makaiwas sa anumang pinsala, huwag piliting buhatin ang mabibigat na implement gamit lang ang mga kamay. At huwag gamitin ang mga daliri para pagtapatin ang butas ng drawbar at ng implement. Pagkatapos natin matutunan ang mga bahagi at paggamit ng traktor, ngayon, ang tamang pagmimintina na ang dapat nating alamin para mapanatili ang maayos sa performance nito. Panatilihing malinis ang traktor. Linisin at i-check ang mga bahagi nito pagkatapos gamitin para makita agad o magapan ang anumang sira. Igarahi ang traktor sa lugar na may bubong o silong. Takpan ito at huwag hayaang mabasa. Lagyan ng grasa ang fitting sa mga bahagi ng traktor na gumagalaw o tumatakbo. I-check ang mga bahagi ng traktor na may likido. Magpalit ng langis tuwing ika-6 na buwan o tignan ang nakalagay sa manual ng traktor.
Ugaliin ding isang guni ang talaang ito sa schedule na paghimintilan ng traktor. Oo, di ba madali lang naman? Ang kailangan lang ay sikap at saga para matutunan ang paggamit ng traktor. Basta, lagi nating tandaan na ang tamang kasanayan at kaalaman sa paggamit at pagmimintina nito ay napakahalaga. Dahil ang mga makinari ang ginagamit sa pagsasaka tulad ng traktor ay malaking tulong sa mga magsasaka at sa industriya ng pagsasaka. Basta lagi lang nating tandaan na ang tamang kasanayan at kaalaman sa paggamit at pagmimintina nito ay napakahalaga. Dahil ang mga makinari ang ginagamit sa pagsasaka tulad ng traktor ay malaking tulong sa mga magsasaka at sa industriya ng pagsasaka.